Ultra tie sila on to 13 points. Uy, so, pantay-pantay pala lahat mga kaibigan. Pero eto na, ang ating game number one, Archangel versus Execration. Red side dito, pakilala natin ang Archangel. Ang Execration pala. I'm crazy for you, for the Kufra Bene. Cutie naman sa kanyang Esmeralda. Jaylord Gonzalez para sa kanyang Claude. Sagit Norma for the Thams. At eto Max para sa kanyang Angela. At para naman dito sa kabilang banda, mga kaibigan, Archangel Ninja Killa for this Kaja, Escalera naman for this Link Kiki or Keke, for this Valir, Eason naman for this Hylos, at Saksa for this Johed. Ladies and gents, eto na, nako po. Uy, i-invade si Johed ah. No, so mag-isa. Solo. Oo. Solo. Mas okay nga naman yan para at least makakuha na niya na agad. Madan na yan agad niya ng isang objective dito. And eto Mac, lumalaban dito kay paring Saksa na pwede pang sundan ng isang Johed sa pagkakataong ito. Pero eto Mac, naku po, nakapag-figure out and nakakuha ng objectives ang team ng Archangel doon. Oo, grabe. Goods lang. Bigayan lang, mga kaibigan. Pero mas malaki yung makukuha ng Archangel dito kasi nasa kanila yung red buff eh. Si Claude naman dito, blue buff lang yun nakuha. Plus, natanggalan pa nila or natanggalan nila ng spell dito si Etomaku using that flicker. Tama nga din dyan, mga kaibigan. And for this, eto na, si Benny naman din dito. Naku po, natluyang kalaban niya. But there's a flicker. Oops, si Saxon. Ay, bato pa si Eason. And okay lang din. It's an Esmeralda. Hirap nga din mampatayin niya knowing the fact na may flicker pala dito si Esmeralda. So, tamang ilag-ilag lang sa engagement niya. Habang binibigyan nila ng space dito, si Claude onto this middle lane. No. Tama. Good siyan, mga kaibigan. Malamig pa ang simoy ng hangin dito sa ating Land of Dawn. So, wala pa masyadong nangyayaring bakbakan. Kuha lang ng objectives kasi nakakuha lang din yung Claude. So, good yon for the team ng Archangel and bad yon for the Claude. Kasi, alam mo yon, mahirap pagkana eh. Lalo na kung ayun yung fina-funnel nyo. Mahirap pag walang red buff. Lalo na yung marksman. So, yun. Teka, binabantay na ni Eason at Keke. Eto magkikita with Crazy For You. So, si Chuck na tong Crazy For You, no? Matik yan, si Chuck, no? Tank yung ano eh. Pero, naku, si Escalera, level 5 na din naman pala dito. So, malaki yung inaangat ng level ni Escalera. Knowingly that, mabilis kasi siyang gumalaw. Mabilis siyang mag-clear ng creeps. Tapos, halos lahat ng objectives na nakikita niya sa mapa niya, literal na nakukuha niya. So, mukhang magkakaroon na naman ng laban dito. Crazy For You, kalaban ng tatlong players. Nakapag-flicker out para makatakas doon. And cooldown reduction boots agad ng kinuha ni Jaylord dito or ng isang Claude. Pumbuo kasi yung pangalan. Pero oops. Nako. Mga kaibigan, check-checkin lang natin to. Kaya nga mga besties, wala pa namang napapatay so far this time around. 3-minute game time pa lang tayo. Malinis ang galawan. Mga parehas nag-iingat dito. Pero si Escalera, grabe ah. Trying to invade the buff alone. Pero wait, there's more. May backup naman di pala. Ninja Killa. Naupo, yun nga lang. Napatay lang din naman. Crazy For You has been taken down for that. And I think that's Chakno. Pero tuloy pa din yung box dito with the Blazing Duet. Nako, Kiki for a trade. Mga kaibigan, another one sa gitno dito. Or my rather has been taken down as well. Eto pak, yun nga lang. Mapag-flicker out for Angela. Pero bali wala. Escalera, naupo. Ayun lang. Nalibang lang si Jaylord Gonzalez dun. Pero pasok in si Benny. Naupo. Good backup. Baka maka-triple kill. But it's a no way flicker in. Oy! Pero double kill lang din mga kaibigan. Kala ko maganda, maganda yung bigayan. Pero yung for that one, alam mo yung ano, yung rotation coming from Archangel. Galing top lane, si Johed. Talagang sinecure niya na patayin dito si, ano, si Hit. Kasi nga naman, pagka nakatakas pa siya dito sa pagkakataong yun, lalaki at lalaki yung pera niya kaysa naman sa napatay siya. Pero eto na nga mga kaibigan, si Keke makikita ang apat pero natulak pa. Hindi pumayag si Chakno na makalayo siya dito. Tempest of Blaze na ilapag. Turtle has been slain by the Link plus a kill para sa kanya. Eto mak dito sa asaniban pa nga ata yung isa sa kanila pero hindi, tamang takbo na nga lang. Medyo mabilis ang kanilang tang pagtakbo ngayon at napapabayaan nila yung top lane, which is the Johed. Makapal yung minions dun sa top. Kailangan bantayan nila yan. Tama ko dyan mga kaibigan. And for this 5-4 na agad ang ating score. Still in the lead. Archangel pa rin naman so far. And for the execution, they're still trying to do some adjustments dito kasi nagkabigayan. And si Jaylord ditong nabigyan na rin ng death. And mahirap-hirap nga din naman yan. On the other side, Escalera naman still doing as noble things. So, alam naman natin ang isang Link kapag parang snowball effect na nga na pag gumulong ng gumulong, habang
habang tumatagal, lalo lumalaki na lumalaki yung bola. Pero ayun, si Sagit na dun, mga kaibigan, on the bottom lane, dire-diretso na talaga ang 1-2-3 killings dito ng Archangel and another one sa top lane. For that execration, babawi yata, mga kaibigan, under the turret and Saksa. Yun lang, running out of life. Pero patay pa din, binigay na rin kay Jaylord yung kill para nga naman makatulong din yung Bounty Hunter dun, Kuya Herb. Bigayan lang sila dito, nakakuha yung top lane ng execution. Pero bottom lane, ang mahirap, second turret na yun. Diba? Pero ops, naku po, si Eason laban dito sa dalawang players, mga kaibigan. Benny Cutie giving up some damage dito. O, pumasok pa yung Angela, mukhang gogawin ni Benny Cutie kasi wala na siyang mana. Naku po, na-burst down pa nga. Sinumama pa dito si Eto Max sa magkakataong ito. Oy, lumampas si Chaco. Lumampas. Pero ito si Ling. Banigdan, bibigyan pa rin ng damage. For that one, it's a kill. Naku po, 3-4 nothing ang nangyari. Para din sa clash na 'yon. Nakatulog sa bus si Kuya Chak na natin doon, lumampas mga kaibigan. And for that sobrang hirap dito ng sitwasyon ngayon ng execution at 3k gold lead na rin for the Archangel. 9 kills and against 5 dito, 6 minute game time pa lang tayo. Plus a tower push dun sa bottom lane na dalawa na agad ang nabasag ng Archangel. So for execution, kailangan na mabigyan talaga ng farm dito din si Jaylord most likely. Pero yun lang, nagkamali ng dinaanan mga kaibigan. Doon pa enjoy na nakaabang. Ladies and gents, yun na lang, delicates ng konti. Yun lang, naiwan ganda niya yung positioning. Ang ganda ng positioning niya ano doon, ni Saksa doon, na antayin doon sa BMI mismo. Para kung sakaling babalik siya, mababurst doon din yung dalawa ni Ling. So, ito pa nga, nahila pa, plus the kill for Mae. So, 4 or 5 players para dito sa Cryo Turtle, yung dalawang players ng execration ay nagtatago doon sa bush na yun. Kasi, mahirap eh, wala pa silang damager eh. Patay yung fina-funnel nila dito. No, though, meron namang Esmeralda, pero hindi pa ganun kalaki yung damage na kaya niyang ibigay. Hindi katulad dito sa Archangel na, alam mo yun, may Kaja, tapos may Valir, tapos kung kukulangin pa sila sa damage, may Saksa dito, para nga naman mamulis or patayin yung mga heroes dito ng execution. Yep, tama ka dyan, mga bestie up. And for this 5k gold lead in favor of this Archangel, kailangan, uy, sumakay si Angela. Manip para sasama siya pag-uwi. Siguro? Pero bumaba ulit. Akala niya na mamatay na. Siyempre, parang ano nyo naman sabi, teka nga, baka mamatay ka. I-secure na natin. Mamaya may kalaban sa mga bushes. Eh, no? So, gamitin ang skill, nagkukuldaw naman, sabi dito ni paring Eto Mac. Pero naku po, ilang segundo bago mabuhay ang turtle of the game. Iso, nakabantay na uli. Ang ganda ng positioning ng Archangel na naman sa pagkakataong ito. And Ling, saglit lang yan para sa kanya na pumunta dun sa top lane. And nako si ano lang naman si Mae lang naman yung magiging katapat niya dito. And Mae 0-4-2 ang kanyang score, medyo hindi nagiging successful to para sa kanya. Pero kahit paano gumagawa pa rin ng paraan, pero patay dito si paring Chaknu. Plus nakuha naman pa sila ng orange buff. Nako po, paano nila i-defend yung top lane for this one? So umaabante na naman si Saksha para maibat si Sagit no kung sakaling mag-aasim siya dito. Pero nako, nasisecure na. Nakakakuha na ng objectives dito ang tropa ng Archangel. Op, si Ninja. Malalim. Medyo na ano lang, nabigo lang ng konti. Nadulas lang. Relax lang, napagamit lang na flicker. Pero yun nga lang, good disengage doon for execution. Di sila naabot ng range ng Divine Judgment. Dahil kung meron, sure ball, baka automatic deads na naman yun. Automatic yun yun, kasi wala namang purify dito eh. Tapos kung nakuha niya pa si Jaylord, kung nakuha niya pa si Hate, di ba mas magiging maganda yun para sa kanya. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang magkakaroon na naman ng laban. Pero kung natalbugan ni paring Chaknu yun, di na makakali si Escalera dun. And magiging kill yun para sa kanya. So it was as in place for the Archangel para maging successful sa kanila tong early stage of the game hanggang maging late. Pero ang problema, once na tumagal tong larong to, yun yung magiging mahirap para sa team ng Archangel. Kasi alam naman natin na Claude is still a Claude. Pero pagka nahuli naman siya ni Ninja Kila, madali siyang i-burst down. So yun lang yung kailangan positioning, kailangan tamang ano lang, tamang bitaw ng skills, hindi overkill para mas maging successful yun. Kasi pag nagbigito sila lahat ng skills, paano kung sakaling magkaroon ulit ng pangalawang clash, di ba? So, mapipilitan silang umuwi na lang, malulugi sila dun. So, antayin natin kung ano pang pwede mangyari dito. Pero 12-5 ang ating score, 9 minutes and 10 seconds in our game time, 6K. Ang kalamangan ng Archangel. So, 5 towers ang nakuha nila, 1 tower naman for the execration. Chaknu, nagkakitaan na naman sila dito ni paring Escalera. Mukhang lalaban na to, medyo masakit na yung damage na niya. Kapapero nice Tempest Blade para madodge nga naman yun. Papatayin pa yung dalawa, plus the glorious pathway coming from Eason. Pero top lane natin, mukhang mabibigyan, pinagnonormal ni Benny Cutie. And nabigyan pa ng damage dito. So, 1-for-1 trade ang nangyari
para dito sa laban na to. Tama ka din naman dyan. And yun nga lang, napapansin ko na din dito for execution, they have a marksman. So, patatagalin nila itong laban na to. Feeling ko lang din as much as possible. Kasi wala eh, sa early stage ng game, dominated sila by... Uy, ayun lang, pumasok sa labas ng tore, mga kaibigan, ang kalaban. Pero yun nga lang, rest you up. Ito sa bilang banda, si Jailer trying to redeem his teammate. Pero no, Kiki ayun, natatnan si Benny ang gumanti para sa kanya. Pero yun nga, gusto pa man damay. There's an Angela with Jailer. And disengage pa rin for this execration and Archangel as well. No, oh, magandang laban. Sumasagot-sagot ang execration. Yes. 10 minutes na rin naman na tayo. So, for sure, may item na din naman. Ang pinaproblema lang dito is the damage output from Escalera. Yun na lang din muna. And kapos pa din ang damage din ni Benny. Ay, ni Benny. Oh, yun na, nahihila pa plus the burst damage coming from Ninja Killa. So, maganda yun para sa kanila. And nagtutuloy-tuloy ang pera dito. Mm-hmm. Pero uy, may Holy Crystal na rin pala ang isang Esmeralda. So medyo magiging mahirap yan para sa kanila. Pero Tempest of Blades na ibigay na naman mga kaibigan. Uy, sinayawan ng Dance Instructor. Escalera getting a kill. Monster kill pa nga para sa kanya. 16-8 ang ating score. Pero Golden Staff nakakuha na dito ang isang Claude. Okay. So medyo ano ah. Medyo yung kalamangan pa rin kasi talaga guys. Kung titignan nyo naman. Archangel talaga yung kalamangan. Mm-hmm. And for kahit sa pera, sa minions, and sa towers, more on Archangel talaga. Oh, hindi pa ito yung tamang oras para pakawalan si Hate sa ano sa labas. Kasi maraming pang uwa sa kanya. Maraming pang kill para sa kanya. Uy. Samantalang sa execution naman, meron naman silang ano, meron naman silang Chaknu. Pero kasi, kaya nang i-burst daw ni Escalera si Chaknu sa pagkakataon ngayon. Exactly. Kung hindi niya na kayang tanggapin yung damage na inaibibigay ng isang Ling dito. Tama ka dyan. Napakahirap nga din yan, mga Bestie Wap. And for Archangel, kailangan mag-less arrow natin lahat. Maganda itong ginagawa nila na they are already getting the Lord as early as possible. Para nga naman, hindi na umabot pa sa late game na baka ako sakasakaling tumaba pa si Hate doon. Eh, doon pa mapakawalan ng kanyang mga damage output. Yes. Kaya dapat ngayon pa lang, talagang labanan ng execution this time around, mga Bestie. Ito na nga. Speaking of labanan, mga kaibigan, hindi na nag-engage. So walang binitaw na ultimate skills dito ang magkabilang team. Antayan lang ng Sanctuary Lord na manggagaling sa top lane. For this one, kailangan nilang i-maintain ang lahat ng linya or iangat nila para magsabay-sabay or makakuha man lang sila ng kahit isang objectives for this one. Kasi may marksman yung execration. So siguro talagang makukuha at makukuha or ma-defend talagang ano, ang Sanctuary Lord sa top lane. Tama nga dyan, mga kaibigan. Pero eto na, flex lang din naman si Kuya Chaknu. Baka gustong pumasok. Isa, napakahirap din kalaban talaga pag may Kaja. So, isa din sa reason yun kung bakit talaga most banda hero siya so far ngayon dito sa ating Liga Just ML Cup. Pero eto na, naupo sa top lane. Pumasok na ang Lord. There's a glorious pathway. Ladies and gents, Chaknu, pasok in lang din naman. Battle Bracing Duet plus Angela Connection. Pero yun nga lang, yung Lord dito still alive and kicking. Madedepensahan pa. Pero hindi, Sagitno dito. Running out of life. Lumaban na lang. Ladies and gents, patay si Jailer. Patay din si Sagitno. Patay nga lang din naman si Escalera dito. Shutdown din siya, mga kaibigan. Pero oops, tuloy pa din ang boxing. 2-4. Pwede ba? Pero patay lang din si Chaknu, mga Bestie Wap. Eto na. Tuloy pa rin ang boxing. Dito, flicker out pa na kay Benny. Etok Mac. Ayun, patay na din, mga Bestie Wap. 29-9 ang ating score. Benny left to defend their own base. Hirap yan. May hirap yan. Para kay Benny Cutie. Apat yung kalaban niya dito at na-ejector pa siya doon. So for that one, the game number one will go to Archangel. Grabe, napaka...